control daw ng flowing blood, no? Oo. Oh! Oy! Ala! MM! Hoy! Nako! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo, pero... Bakit doon ka? Ay, nag-pay off siya doon. Nag-pay off din. Naging... This time, iba, instead of the, I think, instead of Regution, or rather, sorry, it would be a Lancelot. Uh-oh. Para sa kamay ng White Rascal Spades na. Grabe na nga, kaya ano, intense yung laban na to. Pero ngayon nga lang, medyo naalanganin na ako, may kalalagyan na yung White Rascal dito. Kasi, may Lunox na. May Lunox. Ang ganda ng comp. Akay, tapos kaya ta sa Martins. I would be direct. These are big threats. Real talk, these are very big threats. This Alice. This Hanabi here. Uh-oh. Pero composition-wise, ganda nung sa Pines Solid. Exactly. Bakit ko nasabi yan? Kasi eto, na si Harley mismo, delikado ngayon may kalalagay si Hanabi dyan. Mm. Pag na-Ring of Fire ka, pin rocker tricks ka, sabay iwanan ka na. Alis na. Wala na to. Parang naghihintay ka nalang mamatay. Patataglim pa mga kaibigan. Best of 3 tayo. Game number 2. 1-0 lead dito in favor of White Rascal Spades. Tignan natin kung magiging 2-0 ba to o magkakaroon tayo ng game number 3. So let's head on to this. White Rascals. Yep. Pakilala going for the Inoranda, Vines Solid on the blue side. Dali sa ating Lunox Carl on the Harley Levi ng ating Martis Boo, Akai and Lex for the Kaya. Mm-hmm. Pero naman dito on to the White Rascal Spades, Kaizo para naman kay Chu, MM para kay Alice at dito naman Gatot para kay Luwe, Daryl naman dito, still the same, Hanabi and Troy naman dito for using Lancelot. Alright. Again, just to review, this is a best of 3 series, game 2 of which 1-0 na po ang White Rascal Spades against Fines Solid. Do take note as well that I think White Rascals already had one team, no, na nakapasok din sa regular season natin. Tama ka dyan, White Rascals Alliance. Yung may orange na pangalan, tama WRA ba? Naman sila. Ito WRS, yung WRA. Okay. At nahati doon yung White Rascals before. Yung dating White meron Rascals. Meron dito, no? Meron din doon. Na-inspire, in-inspire ni Manji. Nakalain mo yun, may nai-inspire si Manji. Oo, di ba? Ganyan, ka-powerful ang ating shoutout. Diba? Naibabayad na. Diba? Ganyan kalupit tayo dito mga kuya. Pero, tingnan na lang natin. Dito. Siyempre, 1 minute and 20 seconds. Ano lang mo to? Crab mentality pa lang. Crab mentalities lang ulit. Wizard boots para kay Louis dito. Mm-hmm. Of course. Yan ang kinaganda dito. Kasi kapag nakuha mo na yung mga crab, tsaka turtle, mabilis yung boots mo na i-upgrade. Warriors boots ba yun? Para kay Hanabi. No? So more on the attack speed yata binibigay noon. Tranquil naman para kay Dali dito for the control and staying lang para sa mapa natin. Kahit sa una pa pala, grabe nakaikli yung cooldown ng flowing blood, no? Oo. Ala! MM! Hoy! Nako! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo, pero... Bakit doon ka? Ay, nag-pay off siya doon. Nag-pay off din. Naging 1-1 lang. Kasi inikutan. Ikutan nyo yan, kaibigan. Pero... Hindi pwede yung ano ginagawa? Nag-tipi ba yun? Tumitipi yata? Hindi ko rin alam, pare. Actually, nakatayo lang talaga. Pero gumalaw siya eh. Nung gumalaw nung inano ha. Pero panggulat, no? Ah, pwede galing sa bush eh. Galing din sa bush si Harley. Paano? So, yung ano bala? Yung Ring of Fire ni Harley? Auto-target? Or in-auto-attack niya muna? Oo, nilock niya muna. Nilock niya. Nilock niya, no? Pangalock doon na kuha bitawan, yung bitaw ng ultimate. Ah, yes. Pero nag-pay off siya doon. Nakatamaan din siya dun. Ayun ang kinaganda dito. Ito lang sinasabi ko nga naman. Harley. Okay. Tapos pag ginawa niya yon kay Hanabi, dali lang. Binabati natin ang Powerhouse Main at Powerhouse Extreme mula kay Ruel E. Senados. Yan, nanunood ngayon ng Powerhouse Squad dito sa ating game natin. Pero Lancelot deleted here. And you can see na Pines Solid. Sila na kayo na magdadala sa larong ito. Ha, nakapagpahinga na kami, kaibigan. One, sorry. As Troy is removed here from the White Rascal Spades mid lane. At ang Pines Solid, wala silang katanga. Hindi sila basta-basta mag-iingat dito. Anong tone down? Kami ang kukuha ng 1-1 ngayon with the turtle.
Hotel Security. Retribution lang, wag lang kayo mamali sa Retribution kasi nakakasira ng momentum yan. Oy! At secured nga dito ng Pinesolid. Ito na naman syempre Ring of Fire doon para naman patayin lang syempre si paring katot natin doon. 3-1 na score natin in favor of Finis Solid. At eto, dito ako natutuwa dahil pag nagka-game number 3, eh gustong gusto na lahat yan. Kaya, big kaibigan, White Rascals of Spades. Kung merong 4 of Spades, na tatlo lang sila, ito, meron tayong White Rascals of Spades na 5. Ladies and gentlemen, well, early leads lang yon. Tsaka Turtle, mas maagang nakuha ngayon. Kumpara kanina na sobrang maingat talaga nung dalawa. Ako I would dare say na same pa rin talaga ang Mobile ML. Pag may lamang, ano, kunin mo kagad yung early na lamang. Halos may set ka na ma-control talaga itong laro. Kapag early game pa lang may lead ka na, lalo pa may marksman yung kabila, di ba? You can drag down that Hanabi, even force a play out of this Hanabi. This is not good. Masyado nag-overstake sila MM dito. Oy. There goes Levi. Oy, Kaizo ko doon, di mo nga mamamatay yata doon. Pero napakalalim na rin. Nako po. Napamalik si Levi. Ginamit kagad yung ano, ginamit kagad yung decimate. Oo, sayang din. Nagulat din ako doon. Pagpasok decimate kagad. Very interesting on that one. Pero, well, very curious talaga. Kasi pwede ka pa maka-dishot ng damage doon even when you're knock-up coming in from Dash Lara. Pero nonetheless, tingnan natin kasi ngayon, naiwan lang sa kusina parehas dalawang babae na magdidikta siguro ng ating, alam mo naman, ang kababaihan talaga ang liwanag. Sila talaga, akala mo kalalakihan. Pero ang kababaihan for talaga. For every man successful, there's a woman behind. Dito sa larong to, feel ko mga kababaihan pa rin na magdidikta talaga ng laro. Either Lunox or Hanabi. Yan. At ayun, sa bagay. Yun, Lunox dito para sa Finis Solid at Hanabi naman para sa White Russell Space. Pero tingnan natin, ako excited ako. Pero yun na nga, si Hanabi na pa-flicker out, flicker back lang din naman doon. Burn the flicker on that one. At least pwede na yun. 90 seconds. Papasok si Troy, hindi niya yan basta aatrasan. Go for Boo, lapit si Lex habang sa may gitna. Sa mid naman pala, paring Martis doon ay nag-pay off na rin naman. Nako. Nako, na chingas dito. Ni Chuna Way of the Dragon yata siya habang si Alice nasa may taas. So okay lang 1-for-1 in terms of tower. If ever mapush ni Alice, actually medyo mabagal pa nga. Pero ipapamigay na lang nila. Nag-turtle na sila. Nag-turtle ang White Rascals. Grabe naman, isipin mo na sila na nga yung dehado dun pagdating sa map control. Yappy. Eh pinipilit pa nila mag-turtle. Eh tulad yan, nasayang lang. Levi lang. Now, okay, inalis na nga nila. Umalis lang sila, kumalas sila sa turtle kasi masyado nga mapanganib yun. Levi now will be having that endless battle as his first item. Yun. Fight balance, atin shield naman gagad kay Gatot. Habang steady pa rin tayo, concentrated energy para kay MM. Ito na naman si MM. Really good with this Alice. Oy, yun, grabe naman. Muntik. Eto na. Inihintay ko na lang dito mga later stage ng game na to kasi mukhang doon may item na, pero Troy dito mukhang mamamatay pa yata dito. Poker tricks lang din naman at yun, mukhang katapusan na para sa iyo yun, pero na dodge pero hindi na rin pala, at mukhang magpe-pay off dito yata si paring Lex natin dito, wala na rin buhay. Kaja susubong makataas mula kay Chu, pero mukhang yun napamalik si Lex Hanabi, napatay din. Pero yun nga mga kaibigan dito, Lue hindi pa rin sumusuko, tatlo ang napa-airborne doon mga kaibigan, at si Kaizo na lang susubok tumakbo, saving up his Jeet Kune Do. He will be flickering out after that deadly magic card. Inoto attack yung blue buff dito habang kay Louie naman healing ng ibang membro. Gatot Kaja, may umangat pa. Ayos ba yun? Nice shield na, pero okay lang because the space is created there. Hustling in that Mart is to be killed there by that by the members of Pines. Exactly. Buti na rin by the members of White Rascals pala. Sorry. So, good trade lang din naman sila doon. 7-4 ang score natin to, 6-minute game time. Tuwang-tuwa ako. Bakit? Kasi punong-puno ng action ang kanilang pinapakita. Hindi katulad ng mga kanilaban ng mga before na napanood or na-i-cast natin na nagkakaroon ng mga parang natatapos yung game 9-6 lang. Pero I would really want to comment Finesse Solid here. They are playing in a sense na parang walang ka-pressure. Exactly. Parang sige, kung matalo tayo, sige. Pero at least tatalo tayong may laban. Mga kaibigan. Tulad nga na sinabi ko sa iyo kanina, ikitang-kita sa kanila. Saan nila mga laro, saan nila mga galaw, yung eagerness nila na makapasok, yung puso, di ba? Dito sa game natin, 2K ngayon ang hawak na lamang ng Finesse Solid sa totoo lang. Because it's not just Finesse Levi, Dali is consistently farming into this game. Pero again, Lex, I would say kailangan lang si Lex may tamang target lang din when it comes to the Divine Judgment kasi malaking lockdown yan sa likod! Sige. Si Troy tatalo na dito, Thousand Father under the tower, and that is the target. Dali, here, yung Lunox nasa gitna, napwersa yung flicker, dati si Kaizo! Grabe naman, Kaizo ko dito, wala na rin buhay, pero napatay ang paring landslot natin doon, MM dito. Nako po, pinapang kanyang ultimate for natin. Patay yung Hanabi sa taas. Tulad na sinasabi natin sa'yo. Yan, nag-1-on-1 sila ngayon ng ating Harley, and now this is very awkward for MM to go in as well.
Ring of Order, casted here by the Kaja. They have enough minion waves to even land some hits, pero melee kasi sila. Hindi rin susubok si Dale. Wala siyang flicker. Ayun yung zone capacity ni MM dito. AoEs lamang ni Dale ang gagamitin niya. They will be backing out. Enough time for the Martis to travel into the bottom lane and maybe they shot damage here for the tier 2. Moving in, si MM will engage into the Martis. Chewie is also cutting away. Pero tingnan natin, ang ganda ng naisip ng ano dito ng finish to counterpick. To counterpick dito si paring Hanabi at grabe ah, si Harling yun, snowball na. Indeed. Oo. Item check naman na tayo dyan, paring sa sir, direct. Natin, direct. So, concentrated energy once again nga, papunta dito. Siya din ang top farmer dito, 5,700. Pero si MM dito pumasok na just to pop his ultimate. Pero yun na nga, napop din ang Hurricane Dust. Dale, mukhang mababatay po yata Dale. Dito, Lunox. Pero Oy, hindi, boy! This is going to be a turnaround kill ba, paring Shinbo? Sa paligod dito sa likod, mga kaibigan, Dale will be able to switch out forms. And now, Deadly Magic landed as well para sa Hanabi dito. Sabay haboy kay Carl, another space escape, pang-escape. Na pang engage under this tower tier 1 to be destroyed here by the members of Pines. Solid. Oy. Tapos sa likod ang solid kagat na mainit mula din sa ating Martis kay Louie nga lang. Buti na lang tank yan at mukhang uuwi na lang sila, magdi-disengage na lang din naman. Pero hindi mo ang gusto pa yata mag-invade ng blue buff dito ng paring finish solid natin. Pero if you're going to take a look, isa pa lang ang nababawas o nababasag na tore dito ng White Russell Space, and that's on the top lane. Pero yung base nila dito ay halos dalawa na lang ang standing strong na tore. Indeed, solid pressuring in the members of White Rascal Spades. Ladies and gentlemen, and again, going back, may malaki pang ability or magic power items dito. Ang ating Harley on top of the Lightning Truncheon kasama yung concentrated energy natin, Lakeless of the Lance. Available as well para sa Lunox. Destroy, he will be picking up the Lancelot. Medyo bayat yung Lancelot niya dito, but there is BOD available on Troy. And now, pasok si Lue. Age check, na-absorb dito at nakita ni Lex. At I think wala nang clear objective doon. There's the Lord up top. They will start the Lord! What? Napakaaga naman yata niya. Tumunog yan, di ba? Tutunog yan? Yan, yung mga pag-ikot at pag-ilik niya, narinig niyan. At siguro, just to attract, ano lang, just to attract White Rascals para makapag-push. Para makala si Martis. Grabe naman. Psycho. Feeling ko lang din. Sumasycho. AP Gana Psycho din niya, mga kaibigan. Pero yun nga, shoutout nga pala kay John D ng Ops Raven. Ayan. Okay. Indeed. And execration. Indeed. Okay. Mga nagpapabati pala, no? Ngayon, mga late ko lang dinabasa yan. Shoutout sa'yo, John D ng execration rin. Inulit ko na para klaro. Pero balik tayo dito, 13-4 ang score natin dito. Kitang-kita mo kung gano'ng kadominante ngayon ang finish solid. Sabi na eh, wag i-discount basta eh, no? Oo. Well, composition din kasi, no? Gucci din talaga. Goods yung kasi. May paglalagay nga yung White Rascals counter talaga. Counter na counter ni Harley dito. Si ano, si Hanabi. Hanabi. Isang combo niya lang yan kung tutusin. Sa lambot niyan. Kahit even though, kahit na nga si ano, kahit si Lancelot dito, kaya niyang i-burst out dito. Yep. Mas preferred mo sana kung ang tank mo man lang dito is the ano, is the Lolita. Uh-huh. Hanabi. Ngayon pa lamang siya magkakaroon ng core yat. I think that's the second core for here. Pero ang kinuha niya is more on the lifesteal just to be safe. So the crits are not yet complete for this Hanabi. Hindi ganun kabilis ma-refill yung kanyang shields dito, mga kaibigan. Tama ka dyan. Pero tingnan natin dito, mga kaibigan, 11 minute game time tayo dito. Ang problema nito lang kasi pag tumagal at tumaba ang Hanabi. Oh, yes. Tapos yes, mabigyan siya ng space na makover siya. Pag umabot yung late game, I do believe normally nagfa-fall off sa late game yung Alice. Pero iba kasi yung Alice ni MM dito eh. Para sa akin, ang kailangan mo lang naman mahuli, mailagay mo sarili mo dun sa backline. Oy! Tapos yung mag-shred ng frontline is of the Hanabi. Mm-hmm. Pero will there be enough time? I will dare say there is another 4 minutes para makapag-plateau sa laro itong ating Hanabi. Ganito yan. Ay, eto na. Eto na, mga kaibigan. Open up na dito si Tropan Lord natin. Go pa naman ngayon. So tingnan natin kung kanino papanig si Lord. Panginoon, mga kaibigan. There goes Louie, there goes Kaizo. Ilan ang retribution kami dito? Pagalingan mag-retry. Susubok si MM. Ladies and gentlemen, will be stopping out for the blood flow. There's the knockup, pero kulang pa rin yan sa retribution. Nice count one. Ladies and gentlemen, Pines Solid is also wiping out the membership. Wow! Of White Rascals. Tatlong nawala, habol sa isa. Oy, James Daryl dito. Up, might get a fall down, pero mukhang hindi na lang din yata niya i-engage yun dahil ang kimas kiniganda nun. Eh, nakuha nila ang Lord dito onto his third, onto their side, and Lord will be pushing onto the bottom lane. Mga kaibigan, ang ganda! Bawas yung, tanggal pa nga yung tatlo after makuha yung Lord dito. Well, hindi lang basta libreng Lord. Ang ganda ng Hurricane Dance ni Akaidon. Stopping Alice, hindi makapag-skill. Walang nakapag-skill, kaya wala din silang panahon para maagaw ang Lord doon. At dalawang beautiful wipeout dito para sa Pines Solid. Siyempre, hindi ka pwede basta-basta sumali. Mukhang paya talaga yung Lancelot dito, ginulat ni Carl. Mga kaibigan, White Rascals family. Just one game closer mula doon sa ating regular season. Pero chichingasin sila.
ng finesse, solid in a very finesse manner as they will be able to take this game too. Tignan natin kasi may collapse pa rin silang gagawin dito. Oy, sa 10 segundo. Oy, mga kaibigan. Tignan mo si finesse ball. Oy, naupo. Ito na pumasok ng Lord. At yun, nakakatuwa naman panoorin to. Di tayo magsasawa kung ganito palagi ang mga laban. Mga kaibigan, congratulations finesse solid for tying this game and forcing this to have a game number 3. Yun. Game number 3, ladies and gentlemen, 1-1 into our post game. Look at that. Grabe. Hindi na nga ano eh, hindi na nga.